ating dakilain at samahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay ina ko niya at hiniram kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyong mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang mag-iliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakipag-usap niya sa Panginoon ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader ng Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraon noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inalis niya ang takip ng kanyang mukha. Pagkalabas, sinabi sa mga tao kung ano ang inuutos ng Panginoon. At makikita naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon na ating Diyos,
ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod kanya ay sumamba. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bunok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, ang Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig na natin ang Ebanghelyo na binasa kanina noong Linggo. At sa mga nakapagsimba sa misa ko ay pinagnilaya natin ang kahalagahan na malaman kung ano ang pinakamahalaga sa buhay. At hindi lang sapat na malaman ito, kung hindi dapat piliin ito. Dalawang maigsing talinghaga ang ibinigay sa atin ngayon ni Jesus sa Sareno. Yung nakakita ng kayamanan sa isang bukid at yung nakahanap naman ng napakahalagang perlas. At ang dalawang taong ito, pareho nilang iniwan ng lahat, ipinagbili ang lahat para makuha
yung kayamanan at yung perlas. Ngunit makikita natin na may pagkakaiba din ang dalawang talinghagang ito. Yung nakakita dun sa kayamanan, hindi niya ito sinasadya. Hindi naman talaga siya naghahanap ng kayamanan sa bukid. Baka nga siguro siya'y nagbubukid lamang at kanyang natagpuan doon. Hindi katulad nung naghahanap ng perlas. Siya'y naghahanap at nakita niya. Sa atin, hindi lahat ng nakakita ay nakahanap. Ulitin ko po, hindi lahat ng nakakakita ay nakahanap. Dahil magkaiba po yung nakakakita at naghahanap. Kung hinahanap mo, halimbawa pagpasok sa simbahan na ito, hinahanap mo si Jesus sa Sareno, makikita mo siya. Ngunit kung isa kang turista na hindi mo alam kung ano talaga ang simbahan ng Quiapo, maaari kang pumasok sa simbahan na ito, makikita mo lahat, pero hindi mo talaga nahanap si Jesus sa Sareno. Magkaiba raw po yun. Dahil yung paghahanap ay mayroong mithiin, may kagustuhan ka. Hindi lahat ng pumasok dito sa Quiapo ay pareho ang mahanap. Yung siguro iba sa atin na medyo meticuloso sa kalinisan, pagpasok mo, ang mapapansin mo yung mga kalat. Pero yung iba na ang pakay lang dito ay magdasal, mangumpisal, hindi nga nila mapapansin yung mga iba pang mga bagay-bagay sa simbahan na ito. Kaya nga isang magandang paalala din sa talinghagang ito ni Jesus sa Sareno na ang biyaya ng Diyos pareho. Hinahanap at kahit hindi mo hinahanap, yan ay nasa harapan natin. Yan ay makakainkwentro natin. Ngunit ang tanong, makikita mo ba ang biyaya ng Diyos? Opo, mga kapatid, araw-araw, ang biyaya ng Diyos ay hinahasik sa atin ni Jesus Nazareno. Araw-araw, may biyaya ng Diyos. Araw-araw, alaumbagay may kayamanan na matatagpuan. Ngunit ang tanong, natagpuan mo ba ang biyaya ng Diyos? Nakita mo ba at nahanap ang biyaya ng Diyos? Siguro iba sa atin sasabihin, hindi pa ho yata, Father, kasi hindi pa sinasagot yung dasal ko. Hindi pa nangyayari yung inaantay ko, yung inaasahan ko. Siguro nga mga kapatid, para sa atin, may mga hinahanap tayong biyaya. May inaasahan tayong biyaya. Pero pakaingat po tayo, dahil baka sa kakahanap natin doon, makaligtaan natin yung tunay na biyayang inaalok sa atin ng Diyos. Siguro nga inaantay mo yung biyaya ng pagpapagaling. Pero baka makaligtaan mo yung biyaya na pinapadala ng Diyos sa nagkakalinga sa iyo. Baka yung pala ang kayamanang gustong makita ng Diyos sa iyo. Hindi lang yung pagpapagaling mo, kundi yung pagmamalasakit ng taong nag-aalaga sa iyo. Nagaantay ka siguro ng biyayang yumaman, pero inaalok pala sa iyo ng Diyos yung biyaya ng pananampalataya ng mga taong nagpapayo sa iyo. Inaantay mo yung biyayang malutas yung problema mo,
Pero yung kayamanan palang inaalok sa iyo ng Diyos, yung biyaya ng pagtulong sa iyo, pakikiramay sa iyo ng mga taong nakapaligid sa iyo. May mga kayamanan na pala, may mga biyaya na pala na nasa paligid natin. Pero para tayong nabubulag sapagkat iba ang hinahanap natin. Ano raw po ang sikreto para matagpuan mo yung biyaya na siguro hindi mo nga hinahanap, pero ito yung biyayang inaalok at binibigay sa iyo ng Diyos? Ano raw po sikreto para matuklasan mo yon? Miyat-miya, magpasalamat ka sa Diyos. Kung araw-araw, lalo na sa pagtatapos ng araw, nagpapasalamat ka, isipin mo, ano dapat kong ipagpasalamat sa Diyos sa araw na ito? Huwag mo sabihin, wala akong ipagpapasalamat dahil wala pa yung sagot sa dasal ko. Subukan mo, araw-araw, magnilay ka, ano ang ipagpapasalamat ko sa Diyos sa araw na ito? At baka magulat ka, katulad nung nasa talinghaga, magugulat ka na salubong mo na pala, natagpuan mo na pala ang kayamanan at biyaya na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ang susi para matuklasan ang kayamanan ng Diyos ay isang pusong nagpapasalamat. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos araw-araw, matatagpuan mo ang kanyang kabutihan at katapatan. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal natin ang bawat isa na hindi lang matanggap natin yung hinahanap natin, kundi higit sa lahat, makita natin yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating tugon, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway magabayan at maliwanaga ng karunungan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahalagang bagay para sa ating ikabubuti, at huwag tayong maging mga alipi ng kasakipan at pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga naghahanap sa katotohanan, naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya Kristo bilang pirlas na walang katumbas. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Diyos Ama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amin. Magsiupo muna ang lahat.
lang sa amin, maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayong aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa aming saligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ng ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Tuwing tayo'y nagsisimba, tayo'y nagpapasalamat sa Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon, Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo. Para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria ay nanan Diyos ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Patawad po kung hindi kami lubos na nagpapasalamat sa inyo kapag nagkukulang ang aming pagtitiwala at pag-asa sa inyo. Liwanagan niyo po kami, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kalooban at kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng mga pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Dios
Diyos, ikaw ang aking kaligtasan na sa'yo, aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na August 3, Huwebes. Sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming banal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Lalo na ngayong panahon ng kalamidad, ang ating simbahan po ay umaabot, kumakalinga sa mga taong nangangailangan. Sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay tinuturuan tayong magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang pusong nagpapasalamat lagi sa Diyos, ang makakakita hindi lang ng kanyang hinahanap, kundi makakakita ng ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.